So, umpisahan na po natin ang Basta Batas ngayong araw po na ito. And kamakailan mga kaibigan, isa pong dating sundalo ang nabaril ng isang pulis sa Quezon City, no? At kanina magangahoy, early morning this Saturday, ay nagbigyan po siya ng military honors doon po sa kanyang lamay sa Taguig City. At yung kanyang labi po eh, si retired Philippine Army Corporal Winston Ragos. Ayan. Ay dumating po doon sa Philippine Army Mortuary sa libingan ng mga bayani. At doon po siya ilalagak bago po siya ilibing sa libingan ng mga bayani bukas. Ano? Sa kwento ho, may mga nakasagutan ho itong si Corporal Ragos sa mga nagbabantay po sa quarantine checkpoint. And yung video clip po na kumalat at nag-circulate sa social media, nagpakita po na itong si Police Master Sergeant Florendo. Tinutukan po at binaril si Corporal Ragos. Ito ho bang insidente na ito, tatanungin ho natin ang ating lawyer, ano? Kung meron ho bang nalabag sa batas itong pag-aresto, we will be talking about the rules of arrest. At tatawagan ho natin ngayon si Attorney Irene Aguila. Ngayon na ipakilala lang po natin konting background lamang po ni Attorney Irene Aguila ay ito. Siya po ay isang abogado at nag-training bilang abogado apart from her current law practice doon po sa law firm na Aguila Rances Law Office where she is one of the named partners. And si Attorney Irene ay miyembro din po ng Faculty of Law sa Far Eastern University teaching persons and family relations and legal ethics and Ateneo de Naga University of Law na kung saan ay nagtuturo po siya ng administrative, public officers and election law at nag-hold po siya ng iba't ibang consultancy positions sa gobyerno ranging from a stint doon po sa Department of Finances Privatization and Management Office of the Commission on Elections hanggang doon po sa Office of the Solicitor General and the Department of the Interior and Local Government. She earned her Juris Doctor from the Ateneo de Manila School of Law in 2004, where she also graduated in 1999 with a Bachelor's Degree in Management Engineering. Today, owing to her various involvements in various civil society organizations, Attorney Irene is an ardent advocate of frequent speaker and much requested guest lecturer sa iba't ibang mga issues ranging from access to information, data privacy, fake news, blockchain, restorative justice, ease of doing business hanggang sa political and electoral reforms. Yun lamang po yung mga ilan-ilan sa mga inile-lecture niya, no? At ngayong lockdown naman, si Attorney Irene has been actively engaging in, sabihin na natin, hashtag FrontlineFeedersPH, hashtag Love in the Time of COVID, among other things. And so far, mga kaibigan, ay kasama ho natin sa linya ng telepono ngayon, walang iba kundi si Attorney Irene Aguila. Attorney Irene, magandang gabi po sa inyo. Hello, magandang gabi, Rico. Kamusta? Kamusta sa mga tagapakinig natin? Ay, mabuting-mabuti po at kayo po ang aming kukumustahin, Attorney Irene. Despite the enhanced community quarantine na nangyayari, you are still active with different social activities. Ano po? Well, lahat tayo, we do what we can kahit na naka-lockdown. Mm-hmm. Kasi matindi ang pangangailangan at saka maraming kailangan gawin. Kaya sa abot ng makakaya, tumutulong rin tayo sa maliliit na paraan. Opo, nako, napakaganda pong adhikain yan, Attorney Irene. Attorney Irene, nabigyan ko na po ng intro yung ating topic ngayong gabi, yung rules of arrest. Kasi kamakailan po, di ba, napapalita po yung insidente doon po sa ating sundalo, dating sundalo, na kung saan ay nabaril po ng isang pulis
Ngayon, nang maraming katanungan po ang lumalabas, mga legal issues dito, and gusto po sana nating ma-explain sa ating mga listeners and ating mga viewers kung ano po ba ang tinatawag nating rules of arrest. Meron po ba talagang rules of arrest na aayon po sa batas, attorney? Oo, so napaka-timely actually ng ating topic ngayong gabi, no? Itong tungkol sa mga pag-aresto. Kasi nga, gaya ng sabi mo, medyo napapadalas din, no? Itong mga arrest na nagaganap. Mm-hmm. Pero siguro simulan natin sa, yun nga sabi mo, sa batas, no? Meron kasi talagang very clear rules yung ating, may mga clear rules pagdating sa paano at kailan pwede mag-aresto ng tao. Okay, opo. General rule kasi, pwede ka lang mag-aresto kung ikaw ay binibigyan ng kapangyarihang gawin nito sa pamamagitan ng arrest warrant na ang nagbibigay niyan ay ang judge. Mm-hmm. Yan ang general rule. Uh-huh. So, kung walang judge na magbibigay ng warrant of arrest, ang general rule, hindi ka pwede mag-aresto. Maliban na lang dun sa mga tinatawag na pwedeng warrantless arrest. Pero iilan lang kasi ang mga pagkakataon na yan. Very strict kasi yung ating rules pagdating dyan. Kasi nga, binibigyan natin ng kahalagahan ang kalayaan ng tao at ang seguridad. Kaya dapat alamin talaga ng mga tao kung kailan lang pwedeng mag-aresto na wala itong tinatawag na warrant of arrest na kung saan ang hukuman lang ang maaaring magbigay. Okay, attorney, itong nangyari ho dito kay Corporal Ragos, mukhang warrantless arrest yung gagawin sana ng mga pulisya. Ayon po sa inyong pagsasaliksik dito sa kaso na ito, meron po bang probable cause kung bakit po kailangan arestuhin itong si Corporal Ragos? Kasi siguro balikan natin, no? Meron lang kasi tatlong sitwasyon kung saan pwedeng mag-aresto na walang warrant. Okay, no? Yung una dito, yung merong nagaganap na isang krimen sa presensya ng isang arresting officer. Ibig sabihin, doon mismo sa harapan ng taong mag-aaresto, may nangyayaring krimen at nakikita niya ito. Opo, opo. Okay? Pangalawa, merong krimen lang na bago lang nangyari at ang nag-aaresto, alam niyang nangyari yon at tuloy-tuloy yan na mga event, tapos ina-aresto niya yung tao. Mm-hmm. Pangatlo, kapag ka nakatakas yung taong ia-aresto mula sa kiitan. Okay, oo. So, balikan natin itong nangyari kay Corporal Ragos, diba? Opo. Una, siguro doon tayo pinakamadali, hindi naman siya isang escapo, diba? Hindi naman siya naka-detain, hindi naman siya naka-imprison, hindi siya nakatakas. Opo. So, wala yan. Pangalawa, meron ba siyang ginawang krimen bago doon sa harapan ng tao mag-aaresto sa kanya? Mm-hmm. Ayun yung pangalawa. Opo. Parang kung pag nauri natin yung video, parang wala naman ako nakikita ako doon sa nakita ko. Parang Opo. Wala akong makitang krimen na nagaganap doon sa video. Mm-hmm. Pangatlo, meron bang nangyaring krimen bago nangyari yung supposed arrest, yung kumbaga yung tinatawag na has just been committed. Kaka, meron bang may ginawa ba si Corporal Ragos na kung saan hinabol siya, tapos doon tayo napunta at ia-arrest siya. Opo, parang wala rin kasi ganong pangyayari. Kaya, yun ba, napapaloob ba ito sa makatarungang warrantless arrest, parang may duda kasi ako eh. Kasi, opo. Lang pwede yung gumawa nito at wala doon sa video na ako nakikitang ganun. Opo. Attorney, basing it doon sa Enhanced Community Quarantine po na yung Bayanihan to Heal as One Act natin, sa tingin nyo ho ba meron hong na-violate itong si Corporal Ragos doon kaya ho napilitan na i-call yung attention niya at arestuhin ng mga polis? Kwento, diba, may unang nagsasabi na nagsimula daw ito doon sa isang check. Diba, na parang nagkasagutan daw. Opo. O nagkasagutan, opo. Diba? Pero kasi kahit na ganun pa man, kung magkasagutan, hindi naman krimen kasi makipagtalo in itself. Ha? Hindi ko nakikita sa as a crime. Kasi kailangan klaro tayo eh, kung ano ba yung pinagbabawal ni Corporal Ragos, kaya pwede sana siyang arestuhin.
Mm-hmm. Diba? Yun naman ang pinamahang dapat malaman ng mga tao. Meron ka bang nilabag na kung saan pwede kang i-detain at pwede kang i-aresto? Ang pakikipagtalong, hindi naman ata sa rason na gano'n, diba? Ngayon, lumagbag ba siya dahil sa ay naglalakad o yung pumupunta sa mga lugar na hindi dapat? Mm-hmm. Well, una alamin din natin ano ba yung dalawang tanong. Meron ano doon sa bayanihan law ang nagsasabing hindi mo pwede gawin yun at pwede kang maaresto. Mm-hmm. Pangalawa, dapat tingnan din natin yung ordinansa sa Quezon City. Opo. Meron bang nagbabawal din nun? Mm-hmm. Parang sa tingin ko kasi, ako sa tingin ko, parang wala doon ako nakikitang ganon. Mm-hmm. Ngayon ko, ang sinasabi is, wala kang quarantine pass, yun na nga yung ginagawa niya, di ba nilalabas niya sana yung quarantine pass Opo. Mapakita. Kaya sa tingin ko, maliban doon sa hindi tama yung supposed warrantless arrest, mm-hmm. mas matinding tanong dito is, sumobra ba, lumabit, nagkalabisan ba doon sa ginawang akto ng mga nag-respond? At sa tingin ko, doon tayo ni mas malaking problema. Kasi parang sobra yung reaction doon mm-hmm. sa supposed act ng yumaong rato. Opo. Attorney, doon po sa kwento ano, nakita natin sa video, pinadadapaho itong si Corporal Ragos ng mga pulisya. Opo. Na hindi naman natin alam kung bakit to, dahil yun nga sabi nyo, wala tayo na para nakikita na mga violations regarding doon sa Bayanihan to Heal as One Act or doon sa the manner kung paano ho siya sinasabihan ng pulis, bigla na lang pong tinutukan and pinadadapa ho siya. Ngayon, ang sabi ho eh, ibaba daw ho yung kanyang sling bag. And then, meron po kasing nakita sa video na akmang parang kukunin, may kukunin si Corporal Ragos dun sa bag na parang in the act na may bubunutin na hindi natin alam. Ano? So, ito ho ba eh, sa tingin nyo, justifiable na biglang paputukan ho ng mga police? Siguro para masagot yan, mainan din natin malaman na merong sinatawag sa kapulisan yung sinatawag nilang rules of engagement. Opo. At alam yan ng mga kapulisan eh, kung kailan ka pwedeng gumamit ng armas mo. Mm-hmm. May mga rules yan. At doon ako mas nalulungkot rin kasi klarong-klaro kung kailan mo pwedeng gamitin yon. At doon sa video, parang wala naman ako nakikitang okasyon para gamitin nila yung pagbunot nila ng baril. Kasi gaya nga ng sabi niya, pinapadatasa. Opo. May panahon pa sana para sila, para nila tawag nila i-subdue si Corporal Ragos, di ba? Parang, bakit nung nakatalikod, hindi na lang sa yung binakma, di ba? Kaya sa yung antayin mo, tapos babarilin mo agad. At yung pagbaril pa, yung fatal kasi, hindi lang siya yung tinamaan mo para hindi sana makapakas o makabunot. Diba? Pangatlo, yung naging sa ito yung pinakamalungkot para sa akin, yung natapos na yung lahat ng yon, even the rules of engagement and real estate, kailangan mo siyang tignan din eh, at sikasuhin din yung biktima. Mm-hmm. At nakikita mong parang walang urgency. At doon ako parang, kasi wala nang magagawa yung tao, nandun na siya hindi na makagalaw. Na nabaril na siya eh. Opo. Diba? So at the very least, sana yung urgency na itakbo sana sa mm-hmm. hospital. Kasi base sa kwento, hindi siya umabot. Diba? So parang yung panahon, very critical eh sa ganito. Kaya parang sa tingin ko, gaya sabi mo, labis. Opo. Yung paggamit ng reaction, hindi siya naangkop doon sa rules of engagement. Base na rin to sa PNP protocol. Mm-hmm. At pangatlo, nung nangyari na ngayon, bakit parang hindi pa nagmamadaling dalhin sa hospital? Doon sa hospital. Mm-hmm. Kaya sa tingin ko talaga, dapat managot sila administratively dito at the very least. Kasi hindi naman makatarungan na ganito ang magiging ehemplo natin sa kapulisan natin. Opo. Attorney, so far po na kinasuhan na po ng homicide itong si Police Master Sergeant
Florendo. And I'm quoting from the revised PNP operations manual. According po sa human rights lawyer po na si Attorney Chel Jokno, sabi ho niya, it should be in the investigators on the case or the scene of the crime officer and not the operatives involved in the incident who should take charge of the process of the crime scene. And the latter part on the video po, mga attorney, pinakita ho na yung police po o yung police officer po ay init siya po yung sling bag papunta sa police van. Pero yung police, sa police report po, it was yung police Master Sergeant Florendo, yung arresting officer po, na nag-turnover po nung firearm sa investigators. Isang di umano, caliber 9mm, at sabi ho nila nung Thursday na meron daw pong fully loaded na caliber 38 dun sa bag po ni Corporal Ragos. Ma'am, according to your legal or the legal process, tama ho ba yung ginawa ng police na siya mismo ang nagdala ng ebidensya doon po sa mga investigators, o kailangan po talagang meron yung scene of the crime officers na mag-iimbisiga po doon? Kung susundan talaga natin yung PNP manual, klaro talaga na dapat merong scene of the crime operatives talaga who will do the yung kompletong work to review kung ano talagang nangyari. Opo. Pero reality kasi, ito talaga yung nagiging problema sa mga police operations natin. Kaya pag hindi ko maaalis sa isipan ng mga tao na may pagdududa talaga kung maayos talaga. Kasi hindi pwedeng ikaw na nakilahok doon sa operasyon, ikaw rin mismo ang mag-review, mag-gather ng evidence. Mm-hmm. Diba? Kasi parang siyempre magkakaroon ng tinatawag natin conflict of interest yan. Kinakailangan iba talagang grupo, iba talagang tao ang gagawa ng review or magre-repaso doon sa naganap para malaman kung tama talaga yung proseso at mga ginawa ng, at mga actions ng mga kapulisan. So, sumasang-ayon ako kay Dean Chell na talagang may pagkakamali dito na hindi pwedeng sila mismo yung kukuha. Opo. Diba parang yung nakikita natin sa sinik? Opo. Medyo sandali, naputol ho yung ano, no, yun naputol yung linya ng ating komunikasyon. Tawagan natin ulit si Attorney Irene. Okay, Attorney Irene, pasensya na po, naputol po yung ating linya ng komunikasyon kanina. Opo. You were saying po kanina, sang-ayon po kayo kay Attorney Chel Jokno, no? Go ahead po. Yeah. Oo, so sang-ayon ako kay Dean Chel, no? Ang idol ko talaga din yan eh. Kasi parang kaya nang sinasabi niya, meron talaga ding procedure according na to mismo sa manual ng operations ng PNP na dapat dadating dito yung scene of the crime operatives to check kung ano talaga yung naganap. Kasi hindi pwedeng ikaw na nakibahagi doon sa operasyon, ikaw rin yung gagawa ng investigation after. Opo. Hindi naman pwede yun kasi sino naman ang aamin na may pagkakamali silang ginawa. Opo. Diba? So yung evidence po na sling bag na yon, medyo sabihin na nating if I say the right term, ano, na-desecrate ho ito, tama ho ba? Yes, I would say contaminated. Na-contaminated po. Hindi mo na pwedeng tawag din, parang meron ng broken na rin yung chain of custody mo at saka yung chain of evidence. Oo. Kasi parang dapat kung saan siya nahulog, doon din sa pit. Diba yun? Parang nakikita natin sa sine sana yung pitikturan sa kung saan nahulog. May crime scene tape. Yes. Opo. At sa ilang nakahandle na rin kami ng ilang kaso, yun talaga din ang kadalasang kakulangan. Ayun. No, yung, kaya ang hirap din paniwalaan kung ano man ang report after. Mm-hmm. Kasi siyempre nagalaw na yung mga ebidensya, marami ng humawak na hindi dapat humahawak niyan, hindi mo na rin ma-recreate yung scene kasi wala na eh, nagalaw na po lahat. Opo. Oo, so kung ako yan, magkakaduda ka talaga sa buong proseso, pati na rin yung report afterward. Mm-hmm. Kasi paano ka naman maniniwala, lalo na kung sa tingin mo ginalaw na at contaminated na at as you said na desecrated na yung evidence. So, yun talaga din yung nakakalungkot kasi when you say naman peace and order, crime prevention, ano to eh, buong proseso to eh. From start, wala sa simula hanggang sa
sa kahulihan para makita mo kung saan mo pwedeng pagbutihin, saan may pagkakamali, opo, saan may pagkukulang, mm-hmm, hindi pwedeng shortcut. Ayun. All right. So Attorney Irene, babalikan ho natin kayo. We'll just have a short break and then mamaya ho baka ho pwede natin pag-usapan at i-explain sa ating mga listeners and ating mga viewers sa Facebook kung sakasakali ano po ang mga guidelines na dapat nilang sundin kung sakasakaling meron pong mga aaresto sa kanila, ano po yung tips na pwede natin ibigay, and ano po ang gagawin nila kapag ka sinabi hong aarestohin na ho sila. So yun po yung pag-uusapan natin mamaya-maya sa ating part 2. Ano po? Okay. Okay, so Attorney Irene Aguila will be keeping in touch with you maya-maya po ng konti. Maraming salamat po muli for enlightening thank us you with those ideas po and those laws. Maraming salamat po, Attorney Irene. Yan po si Attorney Irene, mga kaibigan. Tatawagan ho natin siya muli mamaya ng konti. In the meantime, oras pong alas 7.34. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kami po ay magbabalik dito po sa inyong programang Basta Batas. 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 Magandang gabi po muli sa inyo lahat, mga kaibigan. Nagbabalik po ang Basta Batas. Tuwing Sabado po yan, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito po sa Vanguard Radio Network. Network-wide po tayo napapakinggan sa lahat ng Big Sound FM at Big Radio at sa mga AM stations po, ano. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Balikan po natin si Attorney Irene Aguila. Pinag-uusapan po natin kanina, mga kaibigan, ang rules of arrest. Nabanggit po niya kanina yung tatlong warrantless arrest na pwede na gawin. Pero basically, pagka kayo po ay aarestuhin o may aarestuhin na tao, kailangan po talaga ng arrest warrant mula po sa isang hukom o tinatawag natin judge. Ano? Balikan po natin si Attorney Irene Aguila. Attorney, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi. Hello. Yes, Attorney. Okay, kanina napag-usapan natin yung mga pamamaraan kung paano arestuhin ng yung mga basis for an arrest sa iba't ibang mga tao, no, na lumalabag po sa batas. Ngayon, on the part of the arrested person naman, ano po ba ang dapat gawin ng isang inaaresto na tao? Ano po ba yung mga guidelines na dapat ho niyang malaman bilang tao na aarestuhin? Una sa lahat, siyempre, magdadasal muna tayo na hindi ka mawalang rason para ikaw ay arestuhin. Opo, diba? Opo. Una, tiyakin din natin na alamin din natin kung ano ba yung mga pinagbabawal, lalo na ngayong panahon ng ECQ, ano ba yung mga bawal gawin? Opo. Dalawa yan eh. So, yung nasa bayanihan law at saka yung mga iba't ibang ordinansa ng iba't ibang syudad. Mm-hmm. Ngayon doon siguro mas nagkakaroon ng problema kasi hindi naman madaling malaman kung ano yung mga ordinansa yan. So, dapat, una sa lahat, dapat alamin ng mga tao kung saan sila kumikilos, ano ba yung mga pinagbabawal? Mm-hmm. Kasi mahirap na pagdating ng panahon na ikaw ay aarestuhin, hindi mo pala alam na ikaw ay may nilalabag. Ayun, oo. So, kapag ngayon, kapag ka naman ikaw ay inaresto, karapatan mong sabihin sa'yo at malaman, karapatan mong malaman kung ano ba yung nilabag mo. So, kailangan sabihin sa'yo una sa lahat nung nag-aaresto sa'yo kung ano ba yung eksaktong nilabag mo. Okay. Hindi pwedeng sabihin lang niya basta nilalabag kang batas without stating ano ba talaga in particular. Ayun, oo. Yung akto na ginawa mong nilabag mo ang batas o ang ordinansa. Kasi madali namang sabihin na nilalabag kang batas. Pero hanggat hindi sinasabi sa'yo kung ano talaga yung aktong ginawa mo na masasabing nakalabag ka ng batas o ordinansa, may kulang doon kasi hindi ka makaka-react, hindi ka rin makakadepensa ng sarili mo. Mm-hmm. So, ibig sabihin... Go ahead po, go ahead. Sige po. So, yun yung una, pinakauna. Kasi kadalasan yung iba, hindi na sila nakakapagsalita eh. No? So, dapat tanungin nyo rin, ano po ba talaga ang nilabag ko? Okay, opo, opo. Pangalawa, siyempre, kapag ka
nilabag, kunyari sinabi sa'yo na may nilabag kang batas, alamin mo rin, ano ba ang kaakibat na parusa niyan? Meron bang penalty na kaakibat yan? Kasi maaaring may nilabag ka, pero wala namang penalty. Kumbaga, hindi sinasabing pwede kang hindi sinasabing may multa, o hindi rin sinasabing pwede kang ikulong. Kasi kung hindi sinasabing pwede kang ikulong o may multa, hindi ka pwedeng aresto din. Kasi ang pag-aresto, ginagawa yan dahil merong kaakibat na penalty. So, kailangan malaman mo rin yun. Tatanungin mo rin. Okay. Opo. Tapos, ang pinakamahalaga niyan kasi, once ikaw ay inaresto na, dadalhin ka sa, baka dalhin ka sa prisinto, pero kahit na ECC pa ito o tinatawag natin ni lockdown, may mga kapangyarihan ka pa rin doon sa prisinto. Ang pinakauna dyan, meron kang karapatan na humingi ng abogado. Ayun, opo. So, kailangan humingi ka ng abogado. Kung wala kang kakilala, pwede rin silang mag-assign sa'yo ng power lawyer. Isa sa pinakamahalaga na dapat malaman din ng tao na may deadlines ito. Hindi ibig sabihin na ikaw ay inaresto, pwede kang ilagay sa piita na walang deadline. Kasi klarong-klaro yung batas at kahit mismo si CCNC, sinasabi naman niya paulit-ulit din na dapat na sumusunod pa rin naman daw tayo dun sa mga tinatawag natin reglamentary period o deadline kung kailan dapat makasuhan ka kasi inaresto ka eh. So, dapat ang sunod niyan, kaso. Oh, okay. Diba? May deadline yun. Uh-huh. Hindi pwede na sa piitan ka ng matagal na walang kaso. Paglalabag yan sa karapatang pantao mo, pwedeng kasuhan yung polis at isang krimen yan. Tawag yan yung delay in the delivery of a person. So, hindi pwede rin yan. Labag sa batas yan. No? So, kinakailangan within 12 hours, lalo na kunyari isang tinatawag nating light offense ito, dapat makasuhan ka na. Ang kadalasan kasi narinig ko, lalo na ngayon, na ECC, nananatili sa kulungan o piitan ng mga tao na lagpas-lagpas sa 12 hours. Umaabot pa nga ng 48 hours. Opo. Na wala silang alam kung ano yung kaso nila. Nung tayo talaga siyak na meron talagang paglabag sa batas, hindi lang sa batas, pati sa karapatang pantao ng mga tao. Yan yung mga iilan sa kailangan maalala ng mga tao kung sila ay nahaharap sa isang, naharap silang maaresto o maaresto sila. Okay. Attorney Irene Aguila, may text and question po dito. Ang sabi ho dito, pwede ho ba akong mag-resist ng arrest? Kung aarestuhin daw ho siya, pwede raw po ba siyang mag-resist doon sa aresto? Okay, so dapat mag-ingat din tayo dyan kasi on a practical level sa isang banda, kasi isipin natin, itong mga kapulisan, meron din silang dalang arma, karel, diba? So, opa. On a practical level, ako I would say, huwag kang mag-resist ng arrest in that manner. Kasi siyempre, pwede ka naman mag-resist, pero kung ipamamatay mo, ay ikaw ay nasa tama, wala rin. Diba? Walang mapupuntahan yan. Opo. Pangalawa, baka pwede ka pang kasuhan ng disobedience or obstruction of justice. So ako, I would usually advise against it. What I would advise is to cooperate, pero magtanong ka, ano ba talaga yung nilabag ko? Insist on your right. Insist na makakausap ka ng abogado. Insist na tanongin mo, ano po ba yung nilabag ko? Ang problema kasi kung ikaw ay mag-resist ng arrest, baka naman mas malala yung kahantungan nito. So, lalo na ngayon na siyempre mas kabado ang mga tao, mas may halong takot, I would say na mag-cooperate ka pero you have to insist on certain rights also. Okay. Kasi pwede mo namang ilaban yung kaso mo sa paraang maayos na hindi ka maaalangan, hindi ka malalagay sa malalagay sa panganib yung buhay. Okay. Another question dito, attorney, is na kung aarestuhin daw dahil sa paglabag sa curfew, ay kailangan daw hubang i-handcuff or posasan? Okay lang ho daw ba yun? Well, ang paglalagay kasi ng posas,
part naman niya ng arrest, so long as proper nga talaga yung sinatawag natin, yung entire process of the arrest. So, una sa lahat, ang pinakamahalagang tanong, meron bang curfew imposed sa lugar na yon? At kung merong curfew na imposed, ano ba ang kaakibat na penalty? Kasi kung wala namang penalty, sinasabi lang na bawal maglakad, bawal ganyan, so hindi sinasabing pwede kang i-aresto, edi walang lugar yung paglalagay ng posa. Kasi ang paglalagay naman ng posa, part yan ng buong process na dadalhin ka talaga sa piitan, di ba? So, una sa lahat, alamin mo rin, meron ba talagang curfew at meron ba talagang mga kaakibat na penalties. Ngayon, kung meron, pwede namang i-handcuff ka, kasi part din naman yan para lang maayos yung process. Basta kailangan hindi nalalabag yung iba mong karapatang pantao. Attorney, regardless of how light or how grave yung offense na ginawa nung aarestuhin, proseso ho talaga yung pagpoposas? Well, pwede ka kasing posesan at posasan lang kung kung part yan nung, kung meron talagang part na sinasabing kailangan kang i-detain. Diba? Kasi, oo, it's also to, if merong penalty that allows you to be detained, then that will be part of it. Pero yun na nga eh, kasi babalik tayo dun sa ano ba yung penalty. Last recourse naman yung paglalagay ng posas eh. Lalo na kung yun nga ikaw ay mag-resist, kadalasan naman dapat hindi. Kasi sabi natin na hindi ka na sanang mag-resist, pero kailangan alamin mo rin kung ano ba talaga yung penalty imposed on me. Okay. Kasi kung may penalty talaga na sinasabing ikaw ay dapat ma-detain, o ikaw ay dapat makulong, then kailangan yung sinatawag natin yung liberty mo o yung karapatan mo na gumala o makalaya, nagkakaroon ng restriction yan for a while. Pero dapat limited lang din yung number of hours. But yun yung mas mahalaga dun eh. Kung gaano ka katagal nasa detention ng o nasa o hawak ng kapulisan. Kasi doon yung marami kong nakikitang abuses ngayon. Kasi kahit na sinasabing lockdown, yung deadline na, lalo na sinasabi mong light offense, dapat by 12 hours, ikaw ay makakasuhan na. Kung hindi pa kapag kinakasuhan by the end of 12 hours, dapat pakawalan ka na kasi nag-i-extend na sila dun sa palugid ng batas kung kailan pwede kang i-detain. Okay. Kung light offense yan. Alright. Attorney, ito naman eh, personal question ko. No? Marami ho tayo nakikita sa mga balita na kung saan yung mga naaaresto po na nag-violate sa quarantine checkpoints, sa mga curfew, hindi pagsuot ng mga face mask, imbis na i-detain ho nila i-detain ng mga police o arresting officers itong mga tao na to, halimbawa pinag-eehersisyo, pinagtatanim ng mga gulay, would this be as part of the legal process when arresting a violator? Again, babalik tayo, no? Kung ano ba yung nakasaad sa ordinansa nila. Kasi ang pwede lang gawin ng police o ng law enforcement, yung pinayagan sila ng konseho o nung sanggunian. Ano ba yun? Yun yung nakapaloob sa batas. Kasi like, kunyari, may nakita ako na pinasayaw sila ng parang dun sa, kasi malapit to sa puso ko kasi taga Cebu yung nanay ko, yung pinasayaw sila nung parang sa Santo Niño, nasayaw ng, nasa tingin ko, parang nakaka-insulto rin naman yun kasi ginawa mo namang penalty yung dasal, di ba? Hindi naman ata tama. Saka, I doubt kung nasa ordinance na yun yung kaakibat na penalty. So, sa tingin ko, hindi kasi, wala kasing discretion eh, ang kapulisan. Kung ano yung penalty na pwede nilang ano yung parusa nilang pwede ipataw sa mga tao. Kailangan nila sundan kung ano yung pinayagan ng sanggunian. Kaya dapat malaman kung ano yung nasa ordinansa. At sa tingin ko, wala doon sa ordinance yung papakayawin ka, yung papa-exercise ka ng tanghaling tapat, diba? So, sa tingin ko kasi careful dapat yung kapulisan kasi meron din tayong tinatawag na bawal yung tinatawag nating cruel and unusual punishment or inhuman punishment, diba? So, kapag ka ganun ang ginagawa,
naku, mas maraming kaso at sakit ng ulo yan sa kapulisan na dapat hindi payagan. Okay. Sa mga arrest, mga naaaresto po, Attorney Irene, halimbawa po eh meron silang personal na lawyer na allowed po ba ang isang naaresto na tawagan po ang kanyang abogado kung sakasakali? Yes, yan ang isa sa mga karapatang pantao na kahit anong panahon. Mm-hmm. So, lockdown, ECQ, kahit martial law pa yan, meron kang karapatang makontak ang iyong abogado. Mm-hmm. Lalo na kung meron kang personal lawyer mo, karapatan mo yan. At ako, maganda nga na-bring up mo yan na kailangan talaga i-insist yun ng mga tao na nabigyan sila ng pagkakataon na makontak yung mga lawyers nila. Mm-hmm. At ang kagandahan ngayon, marami rin nagsisilputan ng mga volunteer groups ng mga abogado na kung saan ginagabayan at tinutulungan yung mga tao kung sa tingin nila sila ay nakakaranas ng diskriminasyon bungad nitong COVID o yung mga pag-aabuso. Maraming mga volunteer groups. Kahit ako, sumali ako sa mga volunteer groups na tumutulong kasi nga maraming katanungan na maraming mga tanong ang mga tao at ako hinihikayat ko mga tao na alamin kung sino itong mga volunteer group. Kung wala silang kakilalang personal lawyer, alam nila nila kung ano itong mga personal, mga volunteer groups na nasa lugar nila. Mm-hmm. Para kung sakaling kailangan nila magtanong, meron silang on-call na abogado. Kasi karapatan niya ng bawat isang Pilipino at hindi yan nawawala kahit ECQ o lockdown. Alright. Baka maputol ho ito ulit. Tatawagan natin kayo, Attorney Irene, ha? Okay, nasabi ko na eh. Maputol ulit. Pero tatawagan ho natin ulit dahil may mga katanungan pa hong pumapasok dito po sa ating programang Basta Batas. Ito lang tatawagan lang natin sandali si Attorney Irene, ano? At naputol po yung ating linya ng komunikasyon. Ang katanungan eh, bigyan natin ng paalala daw. Oo. Attorney, pasensya na po, naputol po ulit yung ating linya. Pero meron pong another question dito, Attorney. Paalala lang, sabi dito, paano po yung hindi makapag-convene ang pag hindi pwedeng makapag-convene ang court? Lalo-lalo na siguro ngayon sa panahon po ng ECQ, ma'am. Well, siguro ang tinatanong niya dyan para tungkol sa pag-release ng warrant of arrest o pag-post ng bail, yun po ba kaya ang... Siguro po dito, Attorney, halimbawa nagkakaso na ho yung naaresto, tapos kailangan pong magkaroon ng hearing, paano po pagka hindi po makapag-convene ng korte? Actually, meron namang court na nagko-convene yung mga skeletal crew or staff ang mga korte para sa mga tinatawag nating urgent matters. Oh, okay. At gaya nito, maraming mga hearings ngayon patungkol sa bail, sa pag-post ng bail, pagpapalaya ng mga tao, patuloy-tuloy po yan. Ngayon siguro, related din sa sinasabi po ng nagtanong, baka dun sa mga deadline, kunyari, related sa arrest. Kaya, dapat i-insist talaga ng tao na ito kasi warrantless arrest. Iko-connect ko lang sa court sa kasi yes, ma'am. Ang general rule, di ba, korte ang maglalabas ng warrant. Opo. Kung walang korte, pwede kang i-aresto basta nasa sang-ayon to sa batas. Mm-hmm. Pero may tinatawag na inquest. Kinakailangan din, kung light offense, in 12 hours, magkaroon na ng inquest. Ang namamahala naman niya dyan, hindi korte, DOJ, yung Department of Justice. Oh. At hindi yan suspended ngayong ECQ. Kaya dapat tuloy-tuloy yung conduct ng inquest doon sa deadline. Ayun. At hindi excuse na may lockdown, may ECQ na hindi makapag-convene ang DOJ kasi ginagawa nilang aksang ayon sa batas, dapat electronic. So kahit online, kahit pwede online. Na gagawa yan. Ayun, alright. Napakaganda po ng ating talakayan ngayon, Attorney Irene. Kami po mula sa Vanguard Radio Network, nagpapasalamat sa inyo for the time that you have given us for this Saturday. No? May we have Attorney Irene Aguila, your final words for all of our listeners and our viewers sa Facebook. Kung ano po ang gusto nyong sabihin po sa kanilang lahat ngayong panahon po ng Enhanced Community Quarantine.
Una sa lahat, papasalamat ako ko, no, sa inyo at sa buong staff ng Vanguard Radio Network kasi patuloy kayong tumatayo bilang nga, vanguard ng ating bayan, lalo na ngayong panahon na nababalo tayo ng may pangamba, may takot, diba? At nagpapasalamat ako sa invitation na inanyayahan niyo ako na makilak ngayong gabi para naman sa mga taga-pikinig. Alam kong marami, mahaba pa itong laban nating to sa country. At siguro for now, we all really have to stay safe. But staying safe and healthy, hindi ibig sabihin yan, nawawalan tayo ng karapatan, hindi ibig sabihin yan, natutulog ang batas, hindi ibig sabihin nawawala ang hustisa. So sa ngayong panahon ng ECQ, patuloy nating pagdasal na sana makaahon ang bansa without sacrificing. Mm-hmm. Right. Opo. And without sacrificing justice. So sa lahat ng mga tagapakinig ng Vanguard Radio Network, maraming salamat. Pag-amping sa tanan, stay home. Tagang salamat, Attorney Irene, and sa tanan na maayong gabi. Dagang salamat naman. Okay, yan po si Attorney Irene Aguila, mga kaibigan, ng ating resource lawyer ngayong araw po na ito sa Basta Batas. Bago tayo tuluyang magpaalam ay muli maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa ating programa. Binabati lang po natin si sabi dito June Soriano, Big Sound Solano, magandang gabi. Jose Lito Vidal Rigor, watching from Talugtog, Nueva Ecija. Rigor family, si Lito, Cecil, Mac, Rem, and Benjamin. And Calvary Baptist Church, Talugtog. Sabi dito, magandang gabi po sa inyo lahat. Francis Macasa, watching from Calbayog City, Samar. Diyos Marhaina Banggi, sa Indugabos. Maayong gabi sa inyong tanan. Very informative, sabi ni Sir Manuel Galvez. And Hirashita Briones Dolores, good evening po, sabi dito. Your guest, Attorney Aguila, is great. And of course, your host, marami pong salamat. Mechi Clarite Kungo, Robert Estuesta, Diane Magulod Ordanza, Betot Vanji Sudyakal, Highway Patrol Group Cordillera, maraming salamat po sa inyong panunood. Ronald MC, thank you very much for joining us. At sa lahat po ng mga nakinig at nanood sa ating programang Basta Batas, marami salamat. Sana po ay nagbigay na naman po tayo ng kaliwanagan tungkol po sa mga issue ng ating batas at paano po natin ito maipapatupad, paano natin susundin at paano po natin maiiwasan na lumabag sa mga batas po ng ating bansa. Ako po si Rico John Ferrer. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga nanood at nakinig sa kanilang mga radio sets. Ito po ang Basta Batas tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, network-wide sa Vanguard Radio Network. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-ingat po tayong lahat at magandang gabi, Pilipinas. Panginoon, maraming salamat po. Kayo'y Diyos na maawain at kayo'y Diyos na makapangyarihan. Marami pong salamat. Ang nagtitiwala po kami ay hindi lang sa salita ng tao, kundi sa inyong salita mismo. And Lord, maliwanag po sa Biblia na kayo po ay siyang nagligtas sa isang bayan ng Israel. Kayo rin po sa mamamagitan ng Panginoong Jesus sa kanyang pagdurusa at pagkamatay sa krus, siya po ay nagligtas ng sanlibutan. And Lord, we believe, Father, that as we continue to seek you, as we continue to pray and cry out to you, Lord, yes, we have Holy Week to look forward to, but we don't really even have to wait for that. But it is, I believe, a moment in our nation's journey that we can all come together in unity and remember your sacrificial death and resurrection. We believe, Jesus, you are the Passover lamb that delivered the nation. And you, I believe, as we declare your name, Jesus, that you will pass over our nation, whatever angel of death has tried to come, and we will see the deliverance of the Philippines, and we will rejoice. Dahil hindi lang kayo namatay, kayo nabuhay po muli. And Lord, we pray that because of this miracle that you will answer us with, many people will believe in you throughout this nation. Lord, let there be a spiritual awakening that will happen in our lives. Let there be genuine repentance that will take place in our nation. Yung pong manumbalik, ang buong bayan po manumbalik sa inyo at magkakaroon po ng pagkakaisa. And we believe, Father, just as Jesus was raised from the dead, as we remember, we also will experience resurrection life. Our nation will be renewed.
our nation will be in unity, people will be healed, and we will continue to honor you and serve you as a nation. In Jesus' name, amen. Basta batas. Basta batas. Basta batas. The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network. Good news! Ang inaabangan mong programa tuwing Sabado ay nagbago na. Nagbago na? Oo! Simula January 11, 2020, ang Basta Batas ay mapapakinggan na sa mas maagang time slot. Simula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Sa wakas, alas 7 na ng gabi ang Basta Batas. Oo, alas 7 na ng gabi ang Basta Batas tuwing Sabado. Kasama pa rin si Attorney Boom. Ang Basta Batas ay mapapakinggan sa Big Sound FM at mapapanood sa YouTube at Facebook tuwing Sabado, alas 7 ng gabi. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.